Day in my life as a full-time mom, mga moms, kaya naman samahan niyo ako ngayong araw. Ang tagal ko na nga palang hindi nakakain ng tuyo, kaya heto, sinamahan ko na nga pala ng itlog. Ulit 3 piraso na nga lang pala yung niluto ko, mga mam. Matig isa-isa nga kami nila, Baldo. Iniscramble ko na nga lang pala itong itlog, mga mam. Napakasarap nga nito, mga mams, lalo na pagka tinitilbo nga sa may suka. Buti na nga lang ay may suka nga kami, mga mam. Nga pala yung tinimpla ko nung nakaraan. Next naman nga na niluto ko, mga mam. Ito nga pala yung mga tuyo. Mga pinakaluto ng mabuti, mga mam. Hindi nga malasaw. Sold na sold ka na nga talaga dito, mga mam. Kahit ganito nga lang yung ulam mo. Diba, mapapakamay ka nga nang wala sa oras. After ko nga pala nakakain, mga mam. Next naman nga na nilinis ko, ito nga pala yung washing namin. Bale, ito nga pala yung washing namin na ginagamit namin dati, mga mam. Naisipan ko nga pala tong linisin para magawan nga ni Baldo. Buti na nga lang ay marunong nga si Baldo sa paggagawa nga ng mga to. Kaya heto, dali-dali ko na nga itong nilinis para kako naman ay mailagay ko na nga din sa amin at hindi na nga din madumihan. Dinamitan ko na nga pala ng sabon at brush. Kumuha na nga din ako ng Sunrocks para kako naman ay malinisan, no? Ito nga talaga yung ginagamit ko, mga ma'am, ay satisfied talaga ako sa paglalabo. At hindi ko na nga kailangan magkusot, mga ma'am, dahil heto nga ay batak na batak, no? Habang nililinis ko nga pala itong washing namin, mga ma'am, ay wala nga pinto sa pag-iiyak si bunso. Kaya heto, minadali ko na nga lang talaga yung paglilinis ko. Every time talaga pagka may ginagawa nga ako ay ganyan nga si bunso. Unlike before nga, mga ma'am, siya'y laging tulog nga dahil nga newborn po. Kaya naman nag-a-adjust nga talaga ako sa grow up nilo. Mapapa-thank you Lord ka na nga lang talaga, mga ma'am, dahil noon nga ay gustong-gusto nga namin magka-baby at finally nga ay dalawa na sila. Sila nga yung kasama ko araw-araw. Di tulad noon, mga ma'am, siya'y kami nga lang ni Baldo. At sobrang tahimik nga sa bahay namin. Ngayon nga, mga ma'am, siya'y sobrang ingay ko na nga din sa loob ng bahay namin. Hindi ko nga maiwasan na hindi sumigaw, mga mams, lalo na pagka tinatawag ko nga si Tyler ay inaasikasa ko nga si bunso. Hindi ko nga pala nalinisan, mga mams, itong washing. Pinatulog ko na nga pala si bunso and after nga no, ay binalikan ko na nga pala itong ginagawa ko. Ligo na nga din pala ako ng mga oras na nga niyan dahil tulog na nga din si bunso kaya heto sinabay ko na. Ligo na nga din pala ng me time, mga mams. Kaya heto, kinagabihan naman nga ay nagluto na nga lang pala ako ng ulam namin. Tagal ko na nga palang hindi nakakain ng maling kaya heto na nga lang pala yung nabili ko. Kaya heto, pinirito na naman nga yung ulam namin. Alas 8 pa nga lang pala ng gabi niyan, mga mams, pero nagluto na nga din ako para diretso kain, no? At maaga na nga din kami makapagpahinga dahil kinabukasan nga ay trabaho nga ni Baldo. Saing pa nga ako ng mga oras na nga niyan dahil kulang nga pala yung kanin namin. After nga pala namin kumain, mga mams, ay inasikaso ko naman nga yung kwarto na. Talaga, mga mams, ay napapaisip na nga lang din ako kung paano ko nga ba nagagawa. Tipong sabay-sabay nga as in yung ginagawa mo. Naglilinis ka na nga, naguhugas ka na nga ng plato, nag-aalaga. Tapos makita ka lang ng Diyosawa muna kahiga nang walang ginagawa. Sasabihin, petix, charis.